Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo, stocks update, and of course don't forget to subscribe and paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. So let's start. Pwede rin po kayo mag-message at mag-follow sa Instagram at sa Twitter. Sa Twitter, yung Twitter handle ko BillyJLLA, tapos yung J merong H. Ayan, so let's start with SEC. Ayan, so parehas lang kahapon yung list natin, ano yung second video. Wait lang, so ay magpakita. Wait, ayun, SEC. So namula. Okay, tapos dito guys, nakabaloktot na. Ayun, pares na nakabaloktot. Tapos dito may trendline guys, support. At pag hindi nag-hold dito sa part na to, 32.9 malapit. So ang possible next stop natin for this one, dito, ayan, sa may next support natin. So wait lang. So saan yung ano natin? Next support nasa 31.6 at least dito guys, ano, sa may green box na to. Ayan, green box, no? So for now, ayan, so medyo bearish muna tayo for this one, ano. Ayan, kasi sa part na to, kung iti-check natin, ano, first dito the greatest, ayan, so bagsak from here, wait lang, from here bagsak, from here bagsak. Okay, so yung pangalawa, so saan yun? Dito guys, area na to, no? So we have here, ayun, no? So medyo nag sideways dito guys, pero hindi na sustain, ano, at nagkaroon ng divergence. Ayan, so same here, may divergence. Ah, diba? So from here bagsak guys, no? Ayan. And sa part na to, tignan natin kasi dito naman walang divergence guys. Ayan. So bakit walang divergence? Kasi nga ano tayo, paakyat to eh. Ayun, paakyat. Higher high, higher high. Pero sa stochastic meron divergence, lower high guys. Ayan. So it means yung stock din pwede natin gamitin yan na divergence, no? Ayan, pagka mag-check tayo. So for this one, let's wait muna, ano? Yan yung pinakamalapit nga na ano dito, support. Ito guys, 31.6. Ito siya. Ayan. Next one is DMC. Tama, ano, DMC ba? Ayan. So dito naman nag-rally ng konti yung DMC, pero still resistance pa din to guys, no? Resistance. Ngayon natin resistance plus overbought na rito, stochastic. OB na siya. So ngayon, i-check muna natin dito. Check natin. So possible target kasi pagka nag-breakout yan, next stop. So wait lang. Dito. Pwede rito guys. Ayan. Malapit sa 12.7, ano. Ayan. So i-ano natin to, i-monitor natin si DMC guys. Ayan. So for this one, ito yung nakikita natin. In my opinion, pag nag-breakout, ano, pwede mag-retest dito guys sa may 12.7. Ayan, basta malapit sa may green box, hindi naman
super exact dun sa may ano, sa fixed price niya, no? Or sa isang price tayo mag-i-stick. Ayan, so may range naman 'yan. And especially dito sa weekly, no? Going back sa daily. Ayan. So we have here, check natin, ha. Low, higher low, good, high, higher high, good. So in short term, medyo maganda yung itsura niya. Pero syempre dapat ano to, ma-sustain dito, no. Ayan, sa may taas nung ano natin, resistance. Hindi pa naman siya overbought sa ano, RSI, pero sa stochastic overbought na siya. So tingnan natin dito, pullback dito, pullback, pullback, pullback. Ayan. So for this one, medyo sinusunod niya yung stochastic, ano? And kasi dito noong March, nagkaroon ng crossover. Tapos ayun, ano? So medyo nag-pullback siya, pero naka-recover din agad. So yung pangalawa dito, guys. So this time naman is naka-touch na ano sa may overbought. Ayan. So we have here a big dip dito sa part na to. Ayan. Then nag-oversold, guys, no? Oversold. Then yung pangatlo nung May to, May, slight lang. Ayan. Slight pullback kasi nag-retest din sa may resistance. So for now, since ayan, since overbought na yung ano natin, stochastic, so pwede siyang magkaroon ng pullback, no? So yun po yung nakita natin for DMC. 200 day. Yes, so medyo maganda naman actually. Ayan. Ay, nawala ata yung ano. Ay, hindi. So pagka nag-breakout naman, guys, so just in case na mag-breakout, so pwede natin to i-target, ano? So targetin natin to dito malapit. Ayan. Sa 11.85, guys, ano? Save. Ayan, tas LTG. Check lang natin LTG, guys. Ayan, so this is for update naman, guys. Ayan, para magkaroon lang tayo ng kumbaga brief update at brief preview, ano? Ayan, sa ano na to, sa video na to, guys. Daily or sa weekly muna tayo. So sa weekly, medyo goods, pero yun nga, still nasa resistance pa rin to. As high as 10.7, ano? So dito na yung boundary niya. Diyan malapit. 10.7 based dito sa weekly. So ngayon, i-check naman natin sa daily, guys. So sa daily, of course, breakout. Okay. So breakout yan. And tingnan natin kung masusustain, ano? Susustain ba or hindi? So let's see. Dito, guys, sa may ano natin, sa daily, pwede tayong mag ano dyan, paglagay ng support in between, ano, kasi naka weekly tong ano na yan, yung resistance natin masyadong makapal, no? Eh, para sa daily. So sa daily, pagka chinek natin, so saan maraming untog? Sa tingin ko, dalawa. Ayan, so pwedeng dalawa to, guys. Dalawang resistance dito. So yung isa andito, guys. Ayan.
So resistance yan dito sa 10.2. Tapos pagka nag-rally, we have here another resistance. Ayan. So malapit naman siya sa 10.6. Ayan. So 10.6 saka 10.25. Ayan. So kita naman, ano? Support. Of course, support. Just in case na ano siya malaglag. So saan pwede yung support? So I think, wait lang. Check natin dito. So I think dito pwede. Support. Ayan. So support possible dito, guys. Nasa 9 point, ano ba to? 9.9. Ayan, no? Kaya very crucial to kung masusustain ba or hindi. Kasi kung hindi, possible fake out to. Fake breakout. Ayan. Kaya dapat masustain yun, ano. Save. LTG tapos TEL. Check natin yung PLDT TEL. PLDT TEL. Okay. Same. Check lang natin. Ayan, so ito itsura niya. Ito ang itsura niya sa daily. So ano ba nakikita natin dito? Ayan, kasi retest to eh. O, diba? Tapos pullback. Tingnan natin kung ano pa to. Iisa pa. So kung siya ay ano, iisa pa yan. So pwede dito mag stop over muna rito. Ayan, parang bus eh, may stop over. Ayan. O, ayan, stop over. Saan pwede? Dito, guys. Ayan. Stop over yan. Para sa ano, no? Sa ibang time frame to, guys. Ayan. So, sa daily, pwede naman natin i-add to. Ayan, sa 138. 1384. Basta malapit dito, guys. Mauntog lang, ano? 138. Ayan. So, malapit dyan. Tapos, ang major support, dito. Ayan, sa 13, ano ba ito? 1336, guys. No? Ayan. So, ito yung nakikita natin for TEL. So, actually, maganda yung itsura niya. No, diba? Ayan. So, breakout. Then, higher low tas higher high, no? So typical lang yung mga pullback na ganyan. Plus over na siya rito, oversold na sa stochastic, no? Yeah. So confirm na lang. So dito pwede pang umabot talaga rito, guys, eh. And sa 1389 na, no? 1385 or dito, no? 1339. Bago ulit magkaroon ng bounce for TEL. Ayan. Next natin is Ali. Alay. Alay lakad. Alay. Alay ko po. Okay. So dito kay Alay, guys. Ayan na, bumalik na dun sa may sinabi nating support. Oh no. 26, 27. Basta malapit dyan, ano? So ngayon, what if, ayan. Ayan. Kasi marami tayong ano, no? What if sa buhay. What if. So hindi tayo naubusan ng what if. So dito rin, what if kundi mag-hold. Ayan, pero i-check muna natin. Ayan. Kasi pwede pa rito malaglag, eh. May puwang pa, guys, meron pang space. Ayan. So confirm ba, no? May space pa sa baba. So it means pwede pa, no? So this time pwede tayong mag-add on. Okay, parang nasa passport lang. May add on.
So saan pwede? What do you think? So for me dito. Dito guys, dito. Dito sa area na to. Yan, so dito pwede. Yan. Panalo. Extend lang natin ng konti. Eh. Yan. So dito guys, 25.7 or dito. Ay, sa may 23.7 ano, kasi ito na 'yung pinakababa niya. Eh. Yung previous niya no. Previous bottom dito. Ayan. So for now, ito 'yung nakikita natin. Ayan. Laglag eh. Ano magagawa natin? Ayan. And sa part na to, still bearish pa rin guys, ano? So yun nga lang, medyo sideways na siya. And of course, yung confirmation, dapat makapanik sa taas, no? So since wala pa naman, edi let's monitor muna for this one, ano? Same here, ayan sa weekly, medyo nagbabadya. May espasyo rin to. Ayan. So tingnan natin kung magda-dive yung price na to, ano, parang Olympian sa ano eh, sa swimming eh. No? Magda-dive ng malalim, ayan. So for now, let's monitor first, no. Ito, Ali. And last one, Globe. Nako, namula na si Idolo. Namula na si Idolo, naka-overbought parehas, nakabaloktot. Ito, bearish crossover. And remember guys, this is weekly. Hindi po ito daily guys, no? Ayan, kaya buckle up for safety. Ayan. So for now, ang ano natin dito, ang i-check natin, syempre, yung daily. Ayan. So, for this video kasi, ano to eh. Kumbaga, na-update natin yung possible na mangyari, of course. Ayan. Both bearish and bullish. So, for this one, in my opinion, bearish. Ayan. Kasi yung kanyang trajectory pababa. Ayan. Plus wala sa hulog, so ang ano na to, ang possible support dito sa daily, yung sinabi natin kahapon. So saan yun? Dito yun guys, 1927, basta malapit dyan, ano? 1927. Since then kasi alapi, oh. Creepy, ano? Ayan, oh. Ayan, tas biglang baba, no? Pullback guys. So for now, yan muna for ano, for Globe, no? 200 day check natin. Layo, 150, wait lang. Sa 50. Yan, malayo pa actually. Ayan. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.